Twitter. Yeah. So talagang paunahan na lang committed, no? Alam mo yung ano, nagsagot na sila left right. Ang daming sagot eh. And ang fantastic lang dito for Echo is, syempre last pick sila, makukuha nila yung Barats. Pero they knowingly picked the Barats into an eat. Something na medyo mahirap na matchup, lalo para kay Carl TZ. Pero when it comes to securing objectives, medyo madaya yung Barats eh. Kasi pwede niya gawin dito, kakainin niya kagad yung Fredrin, tapon niya sa mga kakampi niya, and then makukuha niya yung secure sa retreat. Ngayon, kung papansinin natin, Echo, Yawi and Sanji, nagiging sobrang aggressive nila. Alam nila na nasa kanila yung poke potential. Mm-hmm. Nasa kanila nakapanig yon. Pero dun sa may taas, kung papansinin natin, yung pwesto sa mapa dito ni Melissa at ni Claude, talagang nag-ano na sila. Nag-uutakan lang sila yun. Iniikot-ikutan na ni Benny. Grabe yung Barat sa gumagang ko. Pero nahirapan din at naramdaman ni Benny Cutie yung advantage ng isang Melissa pagdating sa pokes. Yung meta nag-a-adjust para kay Carl TZ, pinanggagang niya yung Barats. Level 3 Barats, gumagang. Sabi nga ni Carl TZ dito, sabi niya, ginugulo kasi yung marksman namin eh. Kailangan alalayan ko siya dun kahit papano. Kasi alam niya naman na yung lead ng range na kay Melissa. So talaga mabubok na mabubok dito ang isang Claude. Pero tingin ko, this time around, both of these teams, pinipresyo na yung sarili nila doon sa may objective. Mm-hmm. And alam din kasi nitong dalawang jungler natin parang pareha silang may assassin instinct eh. Diba? H2O and itong si Carl TZ na ngayon sobrang ganda ng adjustment nila sa current meta natin. Now, first turtle lang ating game, may open na. At sisimulan na ito ng Echo. Yeah, grabe yung micro one ni Nats kanina tsaka ni Sanford. Alam nila parehas kailangan nila mag-level 4. Mm-hmm. And si Sanford talagang patient kasi wala siya nakikitang hero sa mapa. And this leads to objective security by Echo. Ay, hinila pa nga. Nako, nakain at inuntog dito sa may pader. And light ay mamamatay. Sanford dashing out doon sa naging bakbakan. At obviously, Echo ang dumamang doon. Nakikita natin kung paano nilaro nung side ng Echo yung laban na yon. Si Sanford muna yung humarap doon sa mga kalaban habang nagpapa-level 4 si Sanji. Nung nakuha na ni Sanji yung level 4, ready na sila for an all-out team fight, pero doon pa lang nag-disengage na yung side ng RSG Slate. Yeah. Supposedly, dapat mas maaga yung rotation ni Sanji towards the XP lane para mas makuha nila kagad yung level 4 for the Faramis. Pero medyo mahirap din kasi wala silang nakikitang info kanina. So nag-stay muna si Sanji doon sa may middle lane kasi wala rin silang cover dun sa bushes ng RSG, so hindi rin sila sure kung makakatawid si Sanji at that moment. Pero ito yung madaya kasi sa Barats tsaka Barats Benedetta sa turtle, literal na pag nagsubok ka mag-contest talagang tatanggapin mo yung electro final blow, yung tura ni Barats, makakain ka pa. And si Sanford willing pa mag-commit talaga ng petrify just to make sure na makukuha ni Carl TZ yung first turtle. Corrosion Scythe kay Emma, nakuha niya na kanyang first item habang si Ben Cutie ay nag-rush papunta doon sa kanyang Demon Hunter Sword. Kung titignan mo, wala ngang boots eh. Yeah. Talagang literal, sabi dito ni Benny, kailangan ko yung Demon Hunter Sword. Kung wala akong Demon Hunter Sword, hindi ako kakain mamaya. Ganun ba yun? Ganun yun. Devore eh. Ay, sabagay. Pero diba? Eman rito, Carl TZ. Grabe naman itong dalawang ito, na-retry lahat. Nagkakaubusan. And actually, medyo mahirap ito sa early parts kasi si Carl TZ mismo yung tumatawid na sa mga farms dito ni H2O. Medyo okay lang yun para kay Carl kasi ang jungle emblem niya rito may attribute na faster cooldown sa may retribution. Yun yung pinili niya instead of the attack speed. Very beneficial for the Barats kasi di mo naman kailangan talaga ng attack speed. Yung apak mo lang sapat na. And aabot pa siya sa mga turtle ticks. So, willing talaga siya mag-commit ng retribution para lang ma-ensure niya na mas mataas yung level niya over H2. Sana all sapat. Pero dito, sapat nga ba yung damage output na meron dito yung Echo to secure this? Wow. Yes, it will be. And Sanford ng Google lang. Grabe yung setup. And Luminum Blast. Sino ba yung panigurin yung manipulation at na-pop na rin yung Cult Alter Eman? Makukuha si Sanford. Card easy versus 3. Nabugahan. Patay si Light. Sanji rito ay nangangalip din. Eman, free hitting. And Benny Cutie, BMI out. Naabawi din ang Echo. Oh, hinaabo Benny Cutie. Ay, sinats ha. Grabe! Well, yung presence of mind niya, nag-flicker out pa kasi nandun si Dexter. Mapapatay siya kung di siya nag-flicker out. Oh my God! Nats Entertainment! Wow!
Binigyan ng left jab, right jab, left straight, right straight, in uppercut sa panga. Ganon yung nangyari doon kay Benny Cutie, and it seems to me, RSG, gusto nila labanan yung Echo Express head on. Grabe. Grabe naman. Checklist ng Kiss to Victory, check kagad yung kay Light. Nakahuli siya ng setup, coming up from the bush. Pero sabi ni Benny Cutie, hindi, kaya ko makipag-micro one. Napatay niyo si Melissa, although apat yung nawala sa kanila. Naging lima pa, thanks to Nuts. Ang ganda ng outplay na ginawa niya doon. Talagang, alam mo yung ano eh, pwede sanang hindi niya naisip na nandun si Dexter, mapapatay siya ni ano. Benny Cutie would have been happy. Mm. Kasi at least patay yung Pakito. Oops. Pero even yun, hindi nakuha ng Echo. Alam mo, sabi nga natin kanina, they cannot afford to underperform right now. RSG, the early stages of the game, sobra naman they are overperforming. At si Sanford at Nuts dito, talagang sabi ni Nuts, idol kita, pero masasaktan ka pagka sinapak ka ng Pakito ko. Grabe, yung right jab, right hook, lahat yung kumunik na. And actually, alam niya, may idea siya na nandun sa damo eh. Hindi lang niya alam kung saan part ng damo, kaya nag-nakastrike agad siya. Sabihin natin na yun yung ano, game sense yun eh. Alam niya eh, may idea siya. And ngayon, the turtle ay pinipwesto na magkabilang panig. Importante yun actually yung combo na ginamit niya. Hindi double jab kagad. Pag jab niya, naka yung ulti, tapos yung pang follow up. Kasi ine-expect niya yung BMI lalabas eh. Si Light dito, nakita nila. Ito yung hindi nila nagawa kanina. Hindi nila na-locate kung saan dito si Light. Kaya naman nagulat sila ng isang pagkatan na wala. Pero nakagaw! Nakuha! Pero dito na welcome, ibibitaw. Lalayo na si Contingy doon sa vicinity ng River Manipulation. Makakaserve nga ba sila? At ako po! Andun yung Luminum Blast. Sinuman niya, apat na members sinumula sa Echo. Hindi pa tapos dito ang RSU Slay Contingy. Ang kanila lang itoget, pero si Natsa. Isolation play, Court Easy ay mamamahalan din. Benny, hindi pa pala tapos. And Exhort, ngayon pero makakapag-BMI out si Benny. Benny Cutie. Wow. Palos. Enhance. Hindi mahuli. Madula si Benny. Enhance pa yung ginamit ni Nuts kaya nawala yung Blazing Do It agad. Patay sana si Exhort eh. Grabe yun. Grabe naman tong game na to. Pero ito yung kailangan natin talaga i-expect sa side ng Echo, ah. Mm. Kumbaga, inaantay pa kasi nila dito si Claude, eh. Mm. Kumbaga, at this point, si RSG, meron silang Nuts na pwedeng sumuntok-suntok ng mga tao, mag-burst down ng mga tao. Pero yung Echo, they don't have that. Kailangan nila si Benny. Kailangan nila katukin yung pinto ni Benny para lumabas na siya. Si H2 nagalit sa mga nag-comment na dito siya maka-retry. Imagine mo, level 8 Fredrin versus level 10 Barats. Nakuha pa niya yun mula kay Carl Tizzy. Oops. Pero dito may 1v1 na, okay. Tamang wasiwas. Grabe and like a final blow. O, di ba nakakahilo mag-dash? Hindi nagkakamatayan. Pre, kung may pop-use dyan, tumantuwa yung pop-use eh. Pero dito, sa baba, ay talagang sinusubukan ng i-invade, sinusubukan na agawan dito ng Echo, ng RC, yung mga members ng Echo. Pero Sanford and Benny Cutie nagtulungan na. Sabi niya, pre, ito yung pumatay sa atin kanina, pero doon sa baba! Ako, wala dito si Yawe and yung ultimate. That Luminum Blast, kumunay ka, Court Easy, medyo nangangalip lang. Detonus welcome. Ibubugan niya dun sa harapan. Flicker na gamit ni Light. At magiging successful yung take na yun mula sa RSG Blade. Midnight, dinadaan dito ng RSG sa brasuhan. What's going wrong for the side of Echo? Ito yung gusto nilang laro eh. Well, it's RSG. Knowingly fighting into Echo. Pero mamaya natin pag-usapan yung Benny Cutie. Si Benny Cutie lumalayo with the Blazing Duet. BMI out. Para sa kanila nagamit. Maraming nakumit na ultimates doon para lang makasurvive sa ginagawang aggression ni Nuts. Alam mo, yung RSG gets nila eh. Nilalabanan nila yung Echo ngayon kahit pa may DHS si Benny Cutie. Even in the face of a Claude with the Blazing Duet, alam nila eh, basta ma-overload mo na numbers, Claude lang naman kalaban natin. Ang dami nating sources of damage. Number one, nandiyan si Exhort, nandiyan si Eman, and pati si Nuts. Actually, si H3 magkaka-damage pag sinubukan mo siyang bawasan. And the thing is, kulang pa yung damage source ng Echo. And Carl Tizzy, even though ang tagal niyang mamatay as Barats, kinakit lang naman siya. Nandiyan yung slows na nanggagaling kay Eve. Mm-hmm. And hindi pa nga tayo nakakakita ng full commit talaga ng RSG na iniipit yung Echo sa loob ng Real World Manipulation. Lahat ng to ay engagements lang na sinisimulan ng RSG. And nakikita natin, wala pang response na nanggagaling sa Echo.
I wish right now makita natin yung items para kahit papano ayan talagang makita natin kung paano yung galawan na ni Benny Cutie. Is this going to be enough? May Lord na minamata ngayon yung mga members yawi, yawi. Ng RSG Slate. Pero grabe din yung pagkakakuha nun. Ay! Oy, yawi, pumasok! Naku, nag-breaker siya. Yawi, sakto yung cult out ng malaki Sanji. Kaya lang mapapop na river manipulation. I mean, yung ultimate mula dito kay Light ay nailatag na ngayon. Aatras and kulang ng isa ang Echo. This is really hard for them. Pero si Natsa doon sa likod. Si Salvo na kanyang magiging target. Light, tumama yung kanyang charge. Sanji, nandun yung hatak. Pero tuloy-tuloy pa rin yung Lord. Light and Eman. Naku, medyo mali yata. Pinin! Eman dito ay nailatag na yung go away. Guard DC. Down to 10%. Bagsak yung jungler dito ng Echo. Same oh with Benny Cutie. Wow! RSG! Naging Bane nila yung Echo noong Season 10 playoffs. Sila yung pumigil sa pagpunta ng M4. But right now, RSG, may galit ata. Kumbaga parang, this is gonna be personal. Yun yung sinasabi dito ng side ng RSG. Ang ganda ng hold na pinakita ng RSG. H2, hinintayin niya talaga yung... Hinintay niya yung ano eh, perfect timing para matunti yung Claude. Nung natapos yung taunt kay Benny Cutie, wala na yung BMI. Mm. It was caught off guard. And again, Echo, nakikita natin kulang pa yung damage. Actually, si Yawi kanina, ang ganda ng attempt eh. Yung flicker, Divine Judgment onto Eman. Mm. Ang problema, ang kadikit ni Eman at that time was Light and H2. Parehas may stun. Tatlo yung sumalubong sa kanya dun sa elbush na yun. And yun in-expect ni Yawi. And ngayon, nagbabayad sila doon sa pangyayari na yon. Lord ang kanilang naging target habang unti-unti nang bumabasag ng Tori ang RSG Slate. Dalawang kuponan na ayaw magpaawat sa banatan. Literal na gulpihan ang nagaganap dito. Hindi na to basta-basta ML game lang. Literal na ito na yan, oh. Gulpihan na to, kumbaga brawl. Ito yung ano eh, yung chaotic version ng RSG. Pero meron pa rin sistema. Fundamental approach indeed. And again, ilang beses natin nakikita to. Yung protection kay Eman, nakadikit lagi sa H2 at si Light. And si Nats, yung nga tumitingin sa may backline ng Echo. Kasi ang problema ng Echo ngayon, si Carl TZ, yung nasa bandang unahan, mahirap sa buhay niya, may EV. Si Exert lang sapat na eh. Counter na lang sa barang. Si, parang sinasabi niya, sige, dyan sa harapan. Pag sinubukan mong mag-back, pagmunta sa mga kampi mo, ultra slow ka. Tapos bigla nang si Eman yung titira. Yeah, ako kasi masasabi ko na medyo nagre-relay din sa movement speed eh. Itong isang Barats, kapag hindi siya nakapunta doon sa mismo posisyon, mahirap para sa kanya na maka-free hit. And si Eman, napakaganda ng ginagawa. Pinang-zone niya yung mga models niya. Oo, parang bawal lumapit eh. Oh, sa totoo lang, at this point, hindi na nga ito laban para ma-take down yung RSG for the side of Echo. Laban na to kung paano mo aabutin dito yung Melissa. Na hindi ka nahuhuli din. Kanina pa sinusubukan ni Yawi to the point na nag-flicker na nga siya eh. Pero hindi talaga nila magawa. Okay, so conceal ay ginamit dito ni Yawi. So medyo mahirap ito kasi walang surprise attack na manggagaling sa kanila. Yeah. And ganyan, 35 seconds bago mabuhay yung Lord ng ating game. And look at H2's positioning. Again, ito yung ano eh. Yung commitment niya sa playstyle niya with RSG. Willing siyang mamatay. Nandun siya sa mga lugar na pwede siyang mahuli na mga players ng Echo. Pero he still hasn't died. Yun yung conception ng RSG. Parang, sige si H2, willing i-alay yung buhay niya sa atin. Pero covered lahat ng bases nila. If mag-commit ng Echo, si Nats, nasa may bandang likuran, hahanapin yung mga heroes na pwedeng patayin. And also may support system kay H2. Even if, lalo kapag friendin yung hawak mo, kapag nasustain mo yung frontline damage, babalik yung buhay mo with the Appraiser Strat. But also, yung Echo din may ilang kasi they need to fight into the Melissa. Mm. The Nats segue. At hindi lang yung basta-basta segue. Kumbaga, umahanap siya ng pwesto sa likod, sinisegue niya, tapos tsaka niya ginugulat. Kung merong Benny Cutie play na nagpo-push ng ibang lane, dito naman si Nats, ang hinahanap niya is yung mga pwesto na hindi siya nakikita, na nakakalikod siya, tapos tsaka siya babanat. Nagpapastak si H2. Nagpapastak siya para may ulti. Okay, so Benny Cutie lalapit. BMI ay nagamit na niya habang andito na si Eman. Numinum Blast, sasakto doon sa pagkakastun. And Exhort was brought in H2O with that Lord. Ngayon nandun yung mga nakakapa. And Nats ay makakakuha din. Sanji is down. Mabilis lang siyang mabubuhay dito. Pero si Carl TZ ay mawala pa in the next 25 seconds. Hindi umabot yung Cult Altar. Hindi nabuhay doon si Barats. Kitang-kita naman natin na meron talagang chance na mabuhay pa siya.
pero ginamit lahat ng RSG para ma-make sure na hindi na makapag-retry dito si Carl TZ. Yeah, yun yung attempt eh. Hindi para patayin yung Barats. Mm. Parang naging byproduct na lang namatay si Carl TZ kasi enough yung damage. Pero binasigan eh. Sinistema. Sabi, okay, 7,000 HP yung Lord. Numinon Blast, sapat naman yung damage natin para ma-bring down kagad yung Lord at that point. No chance for Carl TZ to be able to secure that Lord kasi nandun din si Fredrin sa vicinity. And again, yung mga skirmishes, nagiging byproduct lang ng mga plays ang ginagawa ng RSG. Mm-hmm. Pero nakikita yun naman, oh, grabe si Nubara dito, talagang literal na pinagkakabit at pinagbabato ng mga needles. Okay. Numinum Blast. Nagamit yung Numinum Blast. Pop dito yung Cold Alder. Sanford ay lalapit with that Alec of Final Blow. Ngayon si Yawi nanganganib. Bababa sa 20% yung Hilt. And this time, concealer na gamit din, Nats. Frontline lang siya dito. Magiging successful yung pagdepensa ng Echo. Ito yung danger. Ito pala yung danger ng ecosystem. Alam ng RSG, yung healer ni Yawi, hindi ikaw commit sa ibang heroes yan. Oh, ko. Napakasakit. And Light, anako. Kailangan niya mag-flicker yung Benny. Benny, sa likod. Mag-Winter Touch sa Exhort. Pero nandun ba si Sanford? Pwede silang follow-up. May lalatag yung follow-up. Pero na-cancel. Numinum Blast. Tumama sa dalawa. Sanford ay mamamatay. Saved by the cutie. Nahuli dito. At si Sanji naman. Haatakin si Nats. Pwede ka na mag-inamin si RDC. Pinagtulungan ng tatlo. Buhay pa ang apat na members ng RSG Slate Philippines. Habang dalawa na sa Echo. Kailangan nilang kumapit. Yawi din yung attack. Pero nandoy ko bumper. Oh, immortality. Oh my goodness. Ilatag na rin yung river manipulation. Oh! This is it. The King Slayer. Wow.